masa yang palingnya successful ka na. Yes. Okay po. So, ano po yung mix namin sabihin po dito? Ito po, ito pong ginagawa nating roadmap na to. Networking kasi, yung pagiging sa negosyo po natin ito, hindi naman dito binabatayan yung magaling kayo. Hindi pinagbabatayan dito, ano yung narating mo sa buhay, ano yung meron ka sa buhay. Ang pinag-uusapan po dito, kung ano ka, kung anong tao ka. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, kahit kumikita o hindi, may nakakaranas man ng hirap, nakakaranas man ng mga mabibigat, ng mga masasakit na salita sa paligid, pero hindi ka nagbabago at mas nagiging mabuti kang tao. So, networking is about character and attitude. Attitude determines your future. Ibig sabihin po dito, kung gusto mong maging successful, nakadepende sa character mo at sa attitude mo. Kaya, kung ano man po yung attitude natin ngayon, kung ano man yung mga dala-dala nating attitude na hindi bagay sa ganitong industriya, kailangan natin alisin yun. Kung nagdaang panahon, hindi natin nakuha yung goal natin, kailangan mag-move-on ka dyan. Kailangan iwan mo na siya at harapin mo itong panibagong taon na punong-puno ng pag-asa. Opo, pag nakakaranas ka ng hirap, pag nakakaranas ka ng sakit, kailangan within the day nakamugod ka. Huwag mo nang, kung ano yung pinagdaanan mo kahapon, yung sakit kahapon, kailangan sa buong maghapon wala na. Okay po. So, yun po yung ugali at attitude ng successful na tao. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob o ng bigat ng sitwasyon na pinagdadaan niya. Sa loob ng isang araw, lumilipas na yun. Okay po. Kaya maraming tao ang hindi makausad-usad sa buhay, mabigat ang buhay, kasi matagal mag-mukod. Nagtatanim ng sama ng loob at damdamin. Kaya bumibigat po yung buhay at hindi siya nagiging masaya sa buhay. So, yun po. Itong taon na to, ito ay panibagong taon po sa bawat isa sa atin. Opo. Kasi malayo yung lalakbay natin eh. Imagine nyo po, 340 plus days pa po yung lalakbay natin bawat taas taon na to. Sa loob po ng 300 plus days na yan, maraming pwedeng mangyari. Hindi natin alam, baka after 1 year, si Cocheros, millionaire. Diba po? Hindi natin alam, si Ma'am Mary, baka next year, grabe pa, travel na. Diba? Hindi natin alam, si Ma'am Penny, muntakin mo yun, no? Alos kalahati ng pola sa kanya pa. Ay, grabe. Diba? Hindi natin alam si Sir Al, si Ma'am Juliet pala, grabe. Isa pala sa mga nagmamayari sa 1/4 ng bako. Diba? So, hindi po natin masasabi yung mangyayari sa atin. Okay po. Ano po ibig kong sabihin? Kasi kami po, 2017, ang goal lang namin ay kumita ng 3,000 isang linggo. Makakain lang ng 3 beses ang araw. Opo. Kasi pinoproblema yung titerhan. Ibig sabihin, matutuluyan. Yun yung problema namin ay paano kumain araw-araw at saan tutulog. Yun po yung problema naman. Tapos hindi po namin inisip na mangyayari po sa amin yung nangyari sa amin ngayon. Kasi ang goal lang namin makakain ng 3 beses ang araw at kumita ng 3,000 isang linggo. So, ngayon po, saan po na nandito ngayon? Malay niyo po, si Coach Vincent, grabe, dating sa Mindoro lang yun, ha? Ngayon, doon sa Bisas Mindoro, naabot, naka-airplane! Diba? Tinatawid ang buong Pilipinas. Bakit? Kasi nakakuha ng member Visayas Mindoro. Yes! Diba? Huwag kang pumayag, nandito pa lang. Okay po, kung gusto mo po na lumaki,
ang resulta mo, kailangan sa bawat probinsya, sa bawat lugar dito sa Luzon, Visayas, meron kang mentor. So, okay pa po kayo? Yes! Kapo, lagi niyo pong tatandaan, your present situation is not your final destination. Yes! The best is yet to come. Kung naniniwala ka na next year magbabago buhay mo, magbabago talaga buhay mo. Okay po. Kasi lahat ng pinaniniwalaan mo, yan yung nagkakatotoo. Kaya sa pag-iisip natin, dapat successful ka na. Yes. Dapat makukuha mo siya. Dapat mararating mo siya. At dapat ma-achieve mo siya. Sa isip mo pa lang. Tapos pag nagtrabaho ka, sigurado po makukuha mo.